Magandang umaga mga igan, sa Pasay City, agaw eksena sa presinto ang isang diwata. Nagsampa po siya ng reklamo laban sa mga kaibigang pinapalayas na niya sa kanyang barong-barong sa ilalim ng tulay. Narito ang report ni Bon Aquino. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nagpakitang gilas pa sa pagrampa ang complainant na ito sa tanggapan ng Pasay City Police Station upang ipakitang nakaligtas siya sa kabila ng mga tinamong saksak sa mukha at kamay nang magkagulo sila ng mga kaibigan sa ilalim ng tulay sa Jokno Boulevard, Pasay City kagabi. Kwento ng biktimang si Deo Balbuena alias Diwata. Pinapalayas daw niya sa kanyang tinutuluyang barong-barong ang dalawang kaibigan sina Eduardo Montel at Danilo Lucas dahil nahuhuli daw niya ang mga ito na gumagamit ng ilegal na droga. Kaya minsan nahuli ko silang pa-fascination doon sa ilalim ng tulay, sa kung saan ako nakatira. Tapos, ayaw ko naman sa panahon nga nakatakot, di ba? Sinabihan ko sila, mag-iwalay muna kasi madamay pa ako. Nagalit daw ang dalawang kaibigan hanggang sa masaksak na ng cutter si Diwata sa mukha. Si Montel ang itinurong sumaksak sa kanya. Nakatakbo pa raw ang dalawa pero inabutan nila ang mga ito sa isang convenience store. Nagpatulong ako doon sa mga gwardya. So naasisan kami, ay itong friend ko naman din tumulong sa akin, kaya nahuli siya. Arestado ang mga suspect, pero itinanggi nilang gumagamit sila ng droga bago mangyari ang gulo sa ilalim ng tulay. Nagda-drugs daw ako. Nasa mukha ko niyo, tingnan niyo mukha. Wala sa mukha ko niyo, sir. Sa mukha niyo, tingnan niyo po. Hindi po totoo yan, sir. Aminado ang mga suspect na galit sila kay Diwata dahil sa pagpapaalis nito sa kanila. Papalisin niya kami doon sa ilalim ng tulay. Eh wala nagmamay-ari ng tulay. Pasalamat pa nga siya, yan lang nangyari sa kanya. Maharap naman sa reklamong attempted homicide si Montel habang illegal possession of bladed weapon naman ang kaharapin ni Lucas. Itong unang balita sa Pasay City, Von Aquino reporting.